Bridge, mga sir. Game number one, tignan natin kung sino makakasirat ng unang laro natin. Kasi, so far, both teams dito, di ako nagkakamali, wala pang paralo. Mm-hmm. Badly needed dito. Actually, start pa lang naman ng DPC. So, kung matalo ang first two games mo, okay lang. Pero, mas maganda kung ipanalo mo na agad, diba? Para makakondo ka na. Oo. Gusto mo rin naman umangat sa Division 1. Pero yun, speaking of Division 1 pala. Habang si ano pa lang, sino ba tingin mong aangat sa Division 1 dito? Sa mga tingin mo? Feeling ko... Wait lang. Ex-Monaspa? Ex-Monaspa tsaka... OG? OG? Okay, so hindi mo na-expect yung Nigma. Ako, na-expect yung Nigma Galaxy. Parang tayo una, on Monaspa. Tapos Nigma Galaxy. Tingin ko magandang addition si Mikey dun saan eh. Oo, oh, okay. Team nila eh. Mm-hmm. Pero, hindi ko sure. Medyo ano kasi ako eh. Medyo hindi na ako believe kay Kuro. May mala si Kuro, TH. Ah, Kuro. Pero, I think Kuro is the problem sa current Nigma. Ang dami rin kasi nagsasabi. So, ah, nabasa ko nga, ang dami. Oh, feeling ko isa rin 'yon pero bukod doon ewan ko may something sa Nigma Galaxy. Na di ko ma-explain kung bakit eh. Malalakas naman yung mga individual players. Kaya mystery ata talaga, hindi na ata meta ng mga players ng Nigma Galaxy na 'yan. Eh, tingnan natin yung kasi last time na naglaro sila 2-0 eh. Against Asian Tribe. Tsaka ano, tingin ko sobrang laking bagay din talaga sa kay Mind Control na nag-stand din siya sa OG. Tingin ko na yun, parang breather sa kanya na all the time na makikita mo maglaro siya, nakangiti. Kahit natatalo, nakangiti. Mm-hmm. Okay, parang laking bagay nun. Kumbaga, break na sa losing streak. Diba? Mm. Nanalo naman siya sa base stage. May napatunayan siya. I mean, ganda ng performance niya nung under sa side ng OG. So that means nakakasabay pa rin siya sa mga top tier 1 teams. Diba? So... Kampe lang talaga. Mm-hmm. May something lang talaga sa loob siguro. Pero ito... Back tayo sa laro, ito the Bridge versus Alliance. Lane matchup natin, yung baba, tingin ko easy, sakto lang. Kaya naman pumalag ng parehas na site, depende na lang kung sino yung magkakamali. Mm-hmm. Ikaw ba, tingin mo sa may top? Top lane? Feeling ko... Ayan ba to? Offlane Winter Wyvern ba to? Ay, offlane Winter Wyvern. Offlane Winter Wyvern to, man. Feeling ko, lamang dito yung ano, into the Bridge sa offlane. Huwag lang sila magkamali kasi pag naslo ka ng Venomancer, sabay kinalkal ka lang ng Naga Siren. Diyos ko po, taas ng damage output niyan. Pero kung tutusin, grabe harassment dito ng ano, into the Bridge. Parehong lumilipad yung offlane nila. So, lamang sila sa offlane side. But kidding aside, mataas yung damage output ng into the Bridge. Susunugin ka tapos, ano, no? Papalamagin ka. Combo nga yung taas, no? Pasmado ka talaga. Sa may baba, si Esper, yung una yata nagkamali dito sa may game natin and first blood makukuha ni Nande mga sarandat. First blood is brought to us by 747 ang ating number one sportsbook gaming partner dito sa may Pilipinas. Fastest cash in, syempre, pag nanalo kayo, dun yung masusubukan na fastest cash out din tayo. At kung may katanungan kayo, pay nyo lang yung KuyaNic page or scan nyo yung QR code na pinapakita dyan and huwag na huwag kakalimutan. Bet responsibly. Pero great start yun. Isip para dito sa may carry ng Into the Bridge, ha? Sobrang great start yun. Isipin mo, yung TB nakakuha ng First Blood and at the same time, sulit na sulit yung Metamorphosis usage dito ni Nande. So, all is well talaga para dito sa Into the Bridge. Ito na tayo mga sir. Baka mamaya magtataka kayo bakit parang ang hina ng bosses namin. Ganyan. Ang mga kapitbahay. Ako lang yung pwede sabigaw as of now. Nagpapa into the zone pa. Sisi, baka ulit sabi ko yan, baka sir, baka sigawan din ang kapitbahayan. Baka di na ako mapagkasalupan, baka mamaya nasa kulungan na ako bigla. Kalma lang, kalma lang. Pero offline, Winter Wyvern na, sana mapagana to ni Shibik. Kasi parang, after nung Winter Wyvern ni Nine, ngayon na lang uli makita ng mga core Winter Wyvern eh. Nag-universal kasi. Pero ikaw ba, tingin mo ano ba magiging build ng ano, offlane Winter Wyvern? Pero wait lang. Sinanti pala, pinapolo na ng magical damage. Pero naman siya magic stick plus that lotus heal para masustain yung kanyang sarili. So, he will live. Andyan din naman yung oracle to give him sustain. Uy, medyo dali lang ng konti mga sir. Dabas na. Okay lang yan. Okay lang yan. Pero,
Uy, normal ang creeps. One more. Uy. Grabe naman yun. Saglit lang. Isang tama at nag-black screen ng lahat. Ayun, we are back. Namatay yung Oracle na last dito ni Pona sa may top. Baka may mamatay din dito sa may side ng Alliance. Pero makakaligtas pala yung Venomancer. At same goes with Merlin the Enchanter. Mm-hmm. Pero kung tinatanong mo kanina sa items, feeling ko typical Witchblade into transparent ata. Sabay na depende sa kanya situational, baka kailanganin niya ng Blink Dagger agad or Aghanim Scepter, Kaya Sanj. Nakatepende ata sa Winter Wyvern. But I do think sobrang importante ng Witchblade kapag core Winter Wyvern ka. So baka makakita tayo ng Witchblade na Wyvern. Oo. Oh. Pero grabe yung mga tropa natin sa YouTube. Pagkain ang pinag-uusapan. Mga sarisa lang, madaling araw. Wala tayong mabibilan. Pero saglit. Sa may baba, si S4 na naman yata mabibigyan. Sinong unang mamatay? Nande ba yun? Unang namatay si S4. But mamatay rin naman si Nande. But still, in favor pa rin yun sa may side ng Into the Breach. Kasi nakuha ni Nande yung XP doon. At may susunod pang isa sa Alliance. Respect will get the kill. Double kill para kay tropa. Respect ng tunay lang talaga. Yep, napagandang turnaround dun for Into the Breach. Although, hindi napakinabangan ng sobra yung Metamorphosis. Kasi namatay agad yung TB, so nasayang yung meta. But still, nakapatay muna si S4. Nakuha niya yung XP bago siya mamatay. Terrorbleed. Napatay niya muna si S4. So, yummy gold. Yummy XP muna for a TB. Unfortunately, namatay nga sa Scarlet Mage. But that's okay, nabawian naman ng Oracle. So, winning lane yung bottom lane ng Into the Breach. Oh. At hindi pa sila tapos, grabe naman mamblock dito si Nandi gamit yung kanyang illusion. Oh. Naku, asan na yung fortunes na dinahanap ko? Pero purifying flames, ginamitan na naman ga para may hanap-manap ang spam. At S4, mamamatay na naman mo ang walk of shame ang gagawin niya. Pabalik dito sa kanyang lane. And you, with the fates and block, ang magical damage of magic stick. Hindi na daw kailangan. Grabe naman magano yun. Grabe. Kalkulado. Oh. Pero... hindi ko nga inaasahan na mag-overcommit dun eh. Yung ano, yung Into the Breach. Para dun sa... pala ko out na eh. Oo, sobrang awkward dun. Pero ang ganda na pinakita dun ng ano, ng Into the Breach. Well calculated. Alam nila kaya nila patayin yung Beastmaster. Sobrang pinapressure nila ngayon yung Beastmaster. And that's how you win the lane. Well played. Paano kaya babawi dito yung Alliance? Kasi so far, not looking good dito yung lane ng Beastmaster. Tingnan naman, 19-2 pa lang yung last hit. Tapos yung carry yung offlane ng kabila, sobrang ganda ng buhay. Oh, 2-1. Kunti ka naman na, pero mabubuhay pa rin dahil level 6. So medyo lumamang siya dito kay Supreme sa mid. And kumusta yung natin dito? Yung ibang lanes, medyo nagkakanda ano na yung mga supports dito. Alisa na sa lanes. Pero yung top lane natin. Uy, yun lang, sinalo nyo yung Venomous Guild. Pero okay lang naman, papalamigin at papainitin. Sira talaga ang mukha mo dyan. Sasabog ka talaga. So, nice kill yun for Shibe. I mean, winning lane yung top lane din nila. Oo. Pero nasa'y yung Naga? Nag-jungle na yun. Oo, ano? Kasi yung Naga. Ay, ayun, okay. May kasama illusions kasi kaya parang hindi kita yung arrow niya sa mapa. Pero andun sa may ano, jungle top lane. Oh, may river banda. Pero not a good sign na yun na nag-jungle na yung carry yun. Tapos yung carry ng kabila, ayun, nakakapag-farm pa na maayos sa lane. Nakakakuha pa sila ng kills. Yung mid lang yung somewhat good lane dito sa may side ng Alliance. And ako, yung mid nila ay madali lang din naman pigilan. Since yan yung Wither's Curse, yung Lasso, na pwedeng makapag-enable dito sa may ibang heroes ng Into the Breach na makapre-hit. Mid lang, silence, walang backup naman dito. And Supriya makakapag-out naman with that Astral Step. At buhay si tropa na ko, chuko nag-asin. Makakapag-out naman. Mm-hmm. Pero delikado siya, wala na siya pang-out dito ha. Oo, pero may shield crush din naman eh. Diyan din naman yung slow ng Skyrat, pero yung spam ng magical damage dito ng Oracle, silence saglit at makakadito si Chuan. May heal pa ng purifying flame, so all goods dito para kay Chuan. Pero wait, di ba sila tapos? Si Pondo yung gusto nila. Ni-spaman ng skills nila ng normal attack ni Merlin. Pero again, Oracle na naman yung makakuha ng kill. And Hansken try to deny the rune. Nakuha niya naman ni si Supreme. Nasa delikado ngayon, wala siyang skills sa may babato, wala na siyang dissimulate to out. Ni-slow siya dito nung Venomancer. Pero that fortune's end will save him
good thing nandun sa respect. Grabe, parang gustong-gusto ko yung pangalan mo. Op, respeto. Cute nga, no? All caps pa. Yung respect dito. So, yeah. FFF. Press F to pay respect. Para nga dito kay respect. And, buti nga na mamatay yung ano dun, yung void spirit. If you want to for the backup ng Oracle. Pero oo, patay na yun. Pero naku, ito may backup naman ng Winter Wyvern with that Winter's Curse. Pero yung DPS, sapat pa rin para mamatay siya. Kaya naman nag-go na lang siya. And they will be able to kill this Bangalore. Same goes to sa may Venomancer. Good trade. I think hindi na, ano na, parang pangit yung pagkamatay nung void spirit dun. Oo, oh, naging worth it yung sacrifice doon ng void spirit. Pwede siya mag-TP out doon eh. Actually, feeling ko buhay pa siya eh. Kasi wala namang grabbing debuff sa kanya. Yung tawag dito, yung passive lang ng Venomancer yung andun sa kanya. So, pwede siya mag-TP out doon. Pero, kinasas ni mana niya. Either Remnant into ano, Astral Sept para kahit paano is mapat yung damage nila to take that fight. And nag-benefit doon yung Winter Wyvern. So, sa ngayon, Winter Wyvern yung top network natin. Ganda na pinapakita niya. Magsinyaman sila ng TB. Speaking of TB, tiga na. Oo. Oh, tinatry ko. Kaso mayroon na pigilan. Level 6 pa lang yung Beastmaster. Tapos yung TB level 8. Tapos ito namang si CCB. Ah, tapos na. Sakit yan. Pero grabe talaga mong boss. Sounds ka, no? Kasi nabukang pumasok. Kaya taran at magkoconnect din naman. Pero wala naman na magiging follow-up. At dito tayo sa may rune maglalaban yun. Rune will be denied sa kamay ni Chuan and makukuha ni Supreme with that Astral Step. At nag-bop na tayo mga sir. Oo. Hindi, nakala ko sa akin lang eh. Hindi pa to sa akin eh, nagaganto. Diyos ko Lord. No, di natin alam yung mangyari by haste. So, hindi na magtataka pag may pagka-continue na ito, may namatay sa side ng Alliance. Ayun. Refresh ang bullet. At ayun, may namatay nga sa Alliance. Pero sa baba, yung nangyari pagkamatay, Beastmaster is dead. Uy, ano yan? Ba't ganyan? Nagkakamatayan na tayo agad dito. Di pa natin nakikita kung paano. Ano to? Before ba ito mamatay ng Beastmaster o after na? Anyways, 11 minutes in. So, tamang kuha na lang muna ng stocks dito si S4. Yup. Easy stocks, my friend. Wala, wala. Lugin-lugin siya sa lane eh. Wala naman siya na pala dun sa TV lane eh. Yup. Eh, wala. Pag na-pressure mo talaga early, kahit na anong kunat mo, let's say for example, may Vanguard ka, sabay Centaur ka, or Dragon Knight, kaya-kaya ang patayin eh. As long as lamang na lamang yung katapat mo, let's say for example, sa levels, and andun na yung items din niya, mawawalang bisa kung gaano kakakunat sa lane eh. Katulad niya, nag-Vanguard first build dito si S4, still not enough, napilito siya dito mag-jungle. Pero okay lang, magiging Octarine Core naman yan mamaya, so, walang problema. Pero uy, Arcane, nakuha pa rin naman with that Astral Step, mag-Rolling Thunder, pero I don't think na mapapatid nila si Supreme. Same goes with respect, meron yung False Promise, so Chuan, mag-out na lang, ma-farming niya na lang muna siguro yung kanyang Diffusal Blade na medyo may kalapitan na. Mga few hundred gold away na lang. O eto, yun lang. Yun lang, mukhang napaulunan yun pre, nasigawan, tapos pinaliguan. Sinampo. Uy, respect. Hindi naman namamatay. Enhance can mabibigyan sa may mid. Nandito naman si Chuan to back him up. Kaso dissimulate out. Op, lipat ulit ng lane. Grabe yung ating cameraman. Di, nalilito na siya kung sino yung tinignan niya. Naku, napaulunan din ng magical damage. Patay si Supreme. Ah, laso, sa wala. Mukhang damay pa si Merlin mga sir. Op, wasak din sa mukha. And what a turnaround coming from Alliance. Or pa, yung nakinabang nun. Napatay nila si Nande and nabigyan pa nila ng kill yung Pangolier. So, well played yun for Alliance. Yung nagasara natin back on his feet. Siya na yung top network dito. Same goes with the TB. Halos magkasing yaman sila. So, sa ngayon siguro, di pa natin makita talaga dito yung mga carries mag-participate. Pero kung tutuusin, na-depende to sa magiging approach ng laban. Kung carry matchup lang, of course, talamang yung Naga Siren. Pero kasi iba yung nagagawa ng TB every team fight eh. Huge damage output ang meron yung Terror Blade every team fight and yung mga clutch thunders natin pwede mambaliktad yan. Meanwhile, sa Naga Siren, medyo magiging mahirap. Kailangan mo na magandang setup with your song para makalapit ka talaga. So, it depends
Sa ngayon, feeling ko Into the Breach, meron silang advantage dito knowing na yung TB pwedeng lumaban. Meanwhile, yung Naga Siren, kailangan niya na dalawang items in order for him to fight. So parang 4v5 yung laban natin sa ngayon. Pero good, looking good naman yung boy ng Naga Siren, easy. Currently at the top ng ating net worth, so na talaga, skills na talaga yung namang dito ng Into the Breach as of now. Mm-hmm. Void Spirit, meron ng Echo Saber, tignan natin kung magmamanta style na ba agad siya kasi kailangan na kailangan niya rin talaga agad ng manta style pang dispel ng Siren si Pepper na wala dito si Oracle. Pero nako, Supreme again, dissimulate out, tignan rin magkoconnect din naman and nandito na rin yung Atos para ma-sure na hindi na makagalaw si Juwan sa may mid at mukhang pupush na nila yung dahil that's a 3 cores ng Into the Breach yun sa mid. Mhm. Oh, ito na yung yung TB sumasama na mga Naga Siren. Hindi pa natin makitang pumalagyan. Kailangan pa ng items talaga yan. And yung TB, unti-unting tumutulak na nga dito sa may tier 1 middle lane. So, ang ganda na ito ah. Nasusulit ng Into the Breach yung TB nila. Kahit na carry, nagpa-farm, but still participating. Diba? Mm-mm, pero again, sa may baba, delikado na naman si Esper mga sir na Winter's Curse na laso, pinalamig, pinainit, di na alam ang gagawin kay Esper and Esper will go down dito sa kamay ni Sibbe. Pero wait lang si Merlin the Enchanter, yayakapin nung Cold Embrace pero I think mamamatay pa rin siya with the slow na binibigay ni Hansken and that magical damage from Ponlo will finish him off, dominating para kay Ponlo but still in favor pa rin yung sa side ng Into the Breach yung trade-off na nangyari. Oh, support lang yun up against sa offlane. Baba naman hindi, pero ito delikado pa yung Naga. Hindi pa tapos, kumanta naman ng Let Me Go. Ayun, nakalitas naman si Tropa, muntikan lang. Nasa under lang. Walang kakaba-kaba, kumanta lang. Pero nagamit yung song ah, so medyo ano nga yun, devastating yun para nga dito sa, ano, sa Naga Siren. That means hindi siya pwedeng lumaban. Pero speaking of laban, sumusubok lumaban dito yung Into the Breach may baba si Hansken, yung balak nila patayin magiging successful naman at 2-1 wala na siya magagawa ron kung hindi mag-roll out na lang pero eh, pwede sumundot, hindi na susundot din si Merlin, wala ka sundutin pa eh. Sundutan na nga, basta alas 4 na. Delikado yata yung sundutan na pero yung pinaliguan, pero what a skill, Pagedic ang sagot. Mystic clear. Ah, oh, eh wala balance kill yan eh. 100% magic resistance mga idol. Kahit anong magic pen, kahit fingering ka na sobrang taas yung stack ng finger, walang magagawa yon. Walang damage yan mga idol. So, gamit na gamit yung Oracle this game. Kailangan lang maalagaan dito yung Oracle. Actually kanina yung kinas namin ni Dayan, sobrang lupit ng Oracle na yun. As in Oracle game, yung pumuhat ng game number 1. game 1 sabi na game 3 lang yung napunod ko kasi. Yung puro blink in sabay yan, no? Pulse Promise, Portions, and Champions Edict. Walang magawa yung mga damage. Ay, yung mga mid, magic damage. Mid na yan, no? Mid Oracle. Hindi. Support na ang position 5. Meron lang talaga siyang blink. Tapos grabe yung mga clutch na Fates Edict niya tsaka Pulse Promise sa dispel niya. Sobrang on point. Sumusugod siya sa 5. Siya yung nag-initiate. Blink in. Parang mid lane rin, no? Kala ko mid Oracle kasi ano doon si Thompson, eh. Hindi naman. Si Thompson kakaiba mag-mid lane Oracle, eh. Ano rin yun? Bosset na rin, bosset na mid lane rin kung ano yung lalabas sa mid. Ang hirap pa naman lumaban sa mid pag hindi ka familiar sa hero na kung paano mini-mid, diba? Pero wait lang, speaking of mid dito ng Into the Breach, tumatry na naman kumuha na support dito sa may side ng Alliance, hindi magiging successful ba? Mukhang hindi at mukhang mapipilitan mag-astral step out si Kuya Masuprema habang si Respect bibigyan ng respeto. Ito, respeto sabi ni Hansken. Mm-hmm. So, another kill para nga po dito sa side ng Alliance. This time, Oracle yung nakuha nila. Pero okay lang, may patong sa ulo yun. So, kung tutusin, hindi lang basta support kill yun, eh, may patong pa sa ulo yung nakuha dito ng Alliance. Mayaman yung Naga Siren. Nakikita na natin siya kahit papano na tumutulak ng mga lanes. Pero hindi pa natin siya nakikita sumasama sa mga teamfights. Yung TB, nakikita natin sumasama. But this time, Alliance, hindi nagpapatalo kahit walang Naga Siren. So far, Into the Breach, giving 100% of their best in order for them to win the fight. Pero Alliance, wala pa yung Naga Siren. So that's something to keep in mind, na kulang pa yung Alliance dito. So Into the Breach, they have to pressure this Naga Siren. Maganda tong next item ni Nandi. Actually, I like this, yung Butterfly. Kasi nga, illusion-based si Naga Siren, not really an MKB carrier. Kung kailangan nyo ng True Strike,
go for that Bloodthorn. Meanwhile, yung TB, pwede siya dito mag-MKB kasi pwede mo naman talaga buwan ng MKB ang TB. So, good job. Natural item niya naman talaga. Pero grabe, no, kahit talaga kay, ano, Rock Terry, minsan nakakalimutan pa rin yung Wisdom Rune. Pero wait lang, si Merlin, TP out, enough pa rin yung Magical Damage to take him down. At sa may mid, si Seben ay nasa Delicado, nahuli siya ng dalawang core ng Alliance. Pero naku, si Supreme, gusto bumawi, kakanta mo dito ng Naga Siren, makakapag mirror image out, bab, naku yun, napilitan kumanta para makaligtas talaga. And Juan, makakakuha naman ng kill, that's respect down, pero hindi pa sila tapos. Nadir nandito na rin, sumusubok lumaban si Juan with the double damage, and Delicado na si Gawan, si Supreme, at si Supreme pa, yun namatay dun. Kumulit na nga lang eh. Mm-hmm. Kumulit yung mga idol natin dun na. So 5k advantage again for Alliance. Actually, ganda nun na kasi yung first na teamfight na sumama talaga yung Naga Siren, yung fully fledged teamfight dito ng Alliance, yung Naga Siren yung nag-benefit masyado. Diba? With the Ensnare and Orchid, walang magawa. Hindi makapalag yung Terrorblade dun. Yung Terrorblade din dun, outnumbered sila. So S4 came out on time and na-roar niya nga dito yung Void Spirit resulting into a kill. So Alliance, so far, medyo ano, maganda na yung pinapakita nila dito. Transitioning into our mid-game. Nai-utilize nila ng maayos yung kanilang mga skills dito. Nagagamit lang yung Naga Siren, pati yung downtime ng Naga Siren, hindi sila idle. So, into the breach. Feel ko kailangan mag-back to basic ng into the breach. Push out the lane, use the smoke for some pick-offs para makarecover at para mawala yung kalamangan nga po dito ng Alliance. Logi-logi yung ano eh. Yung ito the bridge eh. Sila pa naman yung predict natin naman nanalo sa may game number 1. Pero ito try naman nila patayin si Skyrat. Magiging successful at the support duo of Alliance is down dito sa may baba. At wala naman namang ano, susunod pa sa Alliance ang makabayan. 2 heroes dead for Alliance. Diyos ko po. Okay lang, mga support nila naman yun. Pero kahit na kill is a kill. Pero ito, available na butterfly ng TB ha. So usually kapag mayroong mga butterfly yung carries ninyo is nag-i-stick na kayo as a team. Play around your carry kasi may butterfly na. Para masulit nyo ng masulit yung evasion na meron na itong TB. So pwede yan. I mean, pwede magsama-sama dito into the breach. Take the tier 2s kasi available pa halos at ng tier 2s dito. So tignan natin kung ano gagawin ng Alliance. Pero Alliance, meron pa silang tier 1 bottom, tama ba? Kung meron pa tier 1 bottom, tier 1 top. Kaya pala medyo nahihirapan din yung into the breach gumawa ng play. Yep. Kulang sa push eh, yung into the breach. Yung mid lang, no? Ginana pa? Oo, ginamitan pa ng metamorph. Pero naku, ito yung ano, ito yung panlaban ng Alliance, Sir Easy. Parang hindi na makabawi yung into the breach, pero into the breach mukhang naamoy nila. Nakaramdam na nag-roshan yung Alliance at S4. Sisigo naman agad si Merlin, pero ang agong false promise just the same. Etong Batrider, pero I think mamamatay pa siya. Pero nice, TP! With the Winter's Curse, naku, mamamatay baga dito yung Panglier maroot at Panglier down. Susunod na rin dito si Hansken, mga sarato yung isa pang support. 3 heroes lang para sa side ng Alliance at buhay na buhay pa si Sebi. Yun lang, nabati agad, namatay dun sa may illusion ng Naga Siren. Pero inahabol si S4, Charlie ready to sing. At yun, kumanta na nga, lalaban ba? Hindi na, mukhang bigay Russia na to. Ah, pwedeng bigay Russia, pero ang awkward yung teamfight na yun sa side ng Alliance ah, bukod sa... Wait lang. Kung... May Sentry. Kaya ba? Kaya ba i-contest? Kaso wala pa yung dalawa nila support, mag-TTP pa yun eh. Meron naman TTP yan, which is yung tier 1 bottom tower. At mukhang aabot nga, ipo-force nga talaga ito ng Alliance na hindi makuha ng into the breach yung Roshan. Although walang skill yung Alliance, alam nila na they can still put up a fight against into the breach. So into the breach, what will you guys do? Mukhang sila pa yung susuko. Sumuko na nga, nag-TP out ng isang hero nila. Yun sila ngayon, no? Yung kukuha. Worth it ba yun, Sir Easy? Feeling ko, kung panalo naman into the breach, let's just give it a 50-50. Nakuha ng Alliance yung Aegis after losing that fight kasi ng awkward ng position nila for the Winter's Curse and nagdikit yung Pango tsaka Scarlet Mage kanina eh. So, only portions and lang dito yung Oracle eh. Pero, moving on, yung into the breach dito nasayang kasi pwedeng sila mag-reset sana dun eh.
Oo, pero wait lang, si Chubo nandito nag-assimilate that ages na meron siya. He will not be afraid of Into the Breach. Sa inyo, tondo sa akin ng Cavite. Sabi ni Chubo. Mm-hmm. Nadami siya kasi ng Into the Breach kanina ni Roshan eh. Kaya napakommit na rin yung Alliance. Siguro kung hindi nila ginalaw yung Roshan, maybe perhaps nag-regen yung heroes dito ng Into the Breach. Sabi, punta uli sila bottom lane. Siguro, kaya nilang abutan yung ano yung Alliance ah. Kasi wala namang ano eh, mataas ang damage sa Alliance eh. Naga Siren lang. Diba? So, feeling ko kaya naman nakataan nila kung nag-fake back sila or reset kahit paano, nagpa-cooldown muna. Pero wala eh. Eto na nga, nabigay yung Aegis sa Pangolier, so magiging problema yun for Into the Breach, parang 6v5. Kung tutusin yung magiging laban. Kaya tignan mo naman ang tapang lumaraw with the Aghanim Scepter na meron siya. So kada shield crash niya, may extra swashbuckle. So parang parang lima na yung skills ng Pangolier bigla. Duga niyan. Obvious ang defusal niyan. Yup. Void Spear na dito, mayaman din na. Pero sa ngayon, Winter's Curse na lang pa inabang din talaga dito ng Winter Wyvern. Sigawan si S4 pero nakapag 4 stop out ngayon. Nasa delikado pa si Respeto kasama dito yung kanyang carry. Hindi naman na sila mamamatay and nandiyan masasave naman. Pero yun lang, Mantas tight out at si Respeto na lang ang mamamatay dito sa may side ng Into the Breach. Mga sir, mukhang okay na yan para sa side ng Into the Breach kaysa core naman yung namatay. Masumbutin yung Oracle pero hindi pa rin nila na naaalis yung Aegis. Nampangular dito yung nag-sire natin, patuloy lang sa pag-farm. Available na yung heart, so kakapusin na sa damage dito yung side ng Into the Breach. Winter Wyvern natin, hindi nga siya nag-Witchblade dito, so kapos talaga sa damage niya. Taga ano lang to? Taga Winter's Curse lang yung Winter Wyvern natin sa ngayon, guys. Hindi natin mararamdaman yung sobrang core ng Winter Wyvern na pumapalo talaga. Wala eh, nag-atos muna siya eh, panghuli sa mga heroes ng Alliance eh. Kaso wala. First minute ng Atos niya gamit na gamit. Kaso this time, medyo mahirap na. Yung Venom Dancer, but sa Beren pa rin naman na not a big deal. Yung TB, eto. Going for Daedalus ata yung Terribly dito mga tropa. Which is badly needed kasi nga kulang, ano kapos sa damage dito eh, yung side ng Into the Breach. So, kailangan niya right-click damage with a Daedalus. And kailangan, paano makuha din ng pick-offs yung side ng Into the Breach para ipapano ma-even out yung gold advantage na meron dito yung side ng Alliance. Kasi kung tutusin, Alliance dito, anytime, they can take a fight. Basta meron lang tayong roar, kahit na walang song. Basta merong roar, parang kaya ng Alliance dito manalo sa mga team fights natin, mga bossing. Pero tignan mo itong TB, meron na Lincoln. Tapos, Void Spirit, din niya tinuro yung Deso. Nag-crystallize siya. Tapos nang paskado din itong si Naga. May yung problem dyan, bilis kasi mag-farm ng Naga eh. Yung TB humahabol pa lang sa items yung TB dito. Meanwhile, Naga Siren, nandun na sa next investment. Wait lang, speaking of Terrorblade, tinatarin nila patayin si Hansken. Yung tropang naligaw sa may gubat, hindi nakapagbaliktad ng damit. And Hansken will die sa kamay dito ni Supreme. Pero S4 will kill an offlaner dito sa may side ng Into the Breach. What a trade! Oh, solo kill yun. Oh, ang lala nun. Para kay S4 dito, sobrang yummy XP, yummy gold. Para dito kay S4, again, yung Winter Wyvern core hindi gumagana for Into the Breach, mga tropa. Isang Winter's Curse pa lang na maayos yung nakita natin from the very start. Pero pagtapos na wala na tayo gano'n nakita dito ang magandang place for the Winter Wyvern. So I think that's something na nagiging problema ng Into the Breach. Yung Winter Wyvern na hindi na natin nararamdaman. And full off din kasi yung ganyang klaseng Winter Wyvern eh. Oo. Oh, not unless parang sobrang yaman mo talaga ng una. Oh. Nakompleto mo agad yung Aghanims, BKB, makakapal ka. Pero with this situation na situation ng Wyvern, wala. Madikitan ka lang ng Naga, wasak ko mukha mo. Wala naman siya pan-dispel noon eh. Silence eh. Mm-hmm. Who win late game?
Para sa akin, late game, mahirap masabi eh. Kasi di mo alam yung ano, eh, gagawin ng mga players kapag late game. Eh. Di mo alam kung sino lamang map control. Pero kung sa draft lang, let's say for example, nasa river sila, sabay parang team deathmatch, feeling ko mas maganda yung lineup dito ng Alliance. Huwag lang sila maka-curse ng maayos. Feeling ko Alliance, Naga-Siren is greater than a TB late game. Oo, pero nakumita, lalaban na naman yung Alliance. Gusto na naman patayin si Merlin, the Enchanter, pero yun, false promise. Tawala, si S4 yung kukunin dito ng Ito Drobin sa may likod. Mukhang magiging successful naman. Winter's Curse dun kay Pondo. Pondo will die, S4 will he survive dun. Makakaligtas mga sa tropa dahil sa kanta nung Naga Siren na binigay lahat ng heroes ng Ito the Bridge. Nakinig at tao Ito the Bridge. Lalaban pa rin. May metamorph naman, pero wala na, nagtakbo na yung heroes ng Alliance, Sir Easy. Naubos na rin yung skill ng Void Spirit. Mm-hmm. Oh. Eh, Lincoln's nga, available na nga dito for Nande. Pero ang gandang curse na, ito yung nagiging silbi ng... Oh, wait lang, Charlie. Hello, hi, I am here, sabi dito ni Nande. Pero naku, makakaligtas pa rin si Charlie, mga sir, na silence pa rito. Yung Void Spirit, nasa delikado siya ngayon, di ma-dispel. Yun lang pala kayo, di makagalaw, kinold embrace. At naku, yun lang, naging double. Uy, nakaligtas pa! Mm-hmm. What? Tamang asal step out lang. Although may siyang debuff, pero buhay na buhay pa rin sa Anil. Pa yun? Sasabihin ko sana patayin eh. Basic lang. Cold Embrace may asal step. So, buhay pa nga din yung Void Spirit. Pero kahit na, Alliance teamfight pa rin yun kung tutusin. Nadagdagan ng gold advantage nila dito. Naga Siren, patuloy lang sa pagpa-farm. They are getting the right kills. They are getting the right trades. And so far, Into the Breach, medyo kinakapos na nga talaga sila dito sa damage. So, ita natin yung TB lang talaga may damage eh. But once, naramdaman dito na Terrorblade na, okay guys, hindi na ata ang cop ng teamfight na to. Siguro pag nagtagal ako dito, kapag pumalo pa ako, siguro ako yung mamamatay. Doon nababawasan ng damage output yung Into the Breach. Kapag umaatras yung Terrorblade. And eto, wala na rin si Merlin. So, another kill yan para sa side ng Alliance, worth it gamitin yung Roar. At least, mawawala sa mapa yung Batrider and mapipilitan siyang gamitin yung buyback if ever tutulak yung side ng Alliance. Oo, may agalims na rin pala dito si Sebe. So, ito na yung time na somewhat mag-online yung Winter Wyvern. Wag lang talaga siya mahuli ng kahit sinong hero dito ng Alliance kasi sabihin mo, ma-slow lang yan, ma-depressant lang ng concussive shot, mataas na yung chance na mamamatay agad yan. Mm-hmm. Again, Sector available lang nga. So, only Arctic Burn. Kaso ang problema niya, wala siyang damage. And wala siya ganong attack speed. So, yun yung problema dito ng Winter Wyvern. So, magagawa ng paraan mamaya yan kung tatagal yung laban. Pero grabe si Charlie dito, ah. Yung pagsuntuhan sa Illusion, Idol. Kalma, larong-laro, ah. Talaga sa lang clear. Para daw hindi na mag-control ng raid pa dito si Charlie. Wala, sobrang bosset ng Naga Siren, eh. Yung TB, may damage naman na siya. So, now, meron na siyang data loss. Mukhang isang item na lang ang kailangan niya. Sir Easy, tingin mo ano yun? BKB? Hindi, feeling ko. Ayun, MKB yata. Pwedeng MKB, pwedeng satanic eh. Feeling ko kakailangan niya na satanic at some point eh. Kasi nagasaya rin kalaban mo eh. And pero then, ikaw yan, ano unahin mo? Satanic, MKB? Feeling ko satanic, kailangan ko mag-survive sa teamfight eh. Yung satanic kasi parang BKB na rin siya eh. More on survivability yung kukunin mo, kaya ang magsasatanic. In terms of damage, meron pa naman. Daedalus ka rin naman eh. So, MKB into Sweepling. Ito Sweepling ah. Ito okay ito. Pero kailangan kapag meron kang Sweepling, may aasahan ka sa akampi mo. Dapat kapag pumasok ka, may backup plan kayo. Makakalaban yung mga kakampi mo din dapat. Well, andyan naman yung Oracle na pwede niyang kasahan o pwede niyang ibigay yung inahanap mo once na pumasok yung TB. Tignan natin kung magagawa niya. Mm-hmm. Kaso parang hindi ako agree sa daan o Sweeplink. Mas ba't kayo sinabi mo na satanic? Satanic ka natin. Pero okay naman MKB kung decided na talaga i-lockdown nila dito yung Naga Siren. Kasi ito na yung parang finishing touch eh. MKB and satanic. Full pack na itong TB. Para sa akin. Pero naglilibot na naman. Oh. Naku, dito rin yung totoo pala.
dito rin sa lagod niya, naku na silence, pero yun, makakapag-lotus naman, kakarating lang ng nalipire ni Supriyan. So, pwede niya na ma-burst dito yung mga heroes na kukulit sa mga item na like Go Scepter, ganyan, yung Scepter, diba? Lahat ng Scepter, 4 stop, ayan pa. So mga sir, into the breach, alam nila na nag-Russia na yung Alliance, and Alliance ready to fight kung ano man yung gagawin dito ng into the breach of Dissimulate. Ether Remnant magkoconnect sa isang hero na Silence na makakapag-manta style Astral step out naman si Supreme, pero wait lang, masyadong boxet dahil ang daming vision dito ng Alliance, may wards na about wards ng Venom, may wards na wards talaga, tapos meron pang hook. Halaka, controlled na controlled talaga yun sir. Controlled na controlled. Si Charlie dito, grabe yung pag-spread out ng illusion sa habang siya yung Tama ka nga doon sir, easy. Yung ano pa, yung mga illusion niya pa, dagdag vision din. At mukhang hindi na yata nila makukontest ang Russia na kinukuha ng Alliance dahil looking at the movement of Into the Breach. Going out na sila. And that Russian kill is brought to us by Vortex mga sir. For your next piece of upgrade, go Vortex. S for yung makakakuha ng Aegis. Dahil alam nila na hindi na kailangan ng pangalawang puso ni Naga Siren. Sapat na yung isa. Sapat na yung isa sa puso. Kailangan isa lang, idol. Bawal dumalawa. And, wala pa rin. Siguro nagsasave ng buyback lang dito yung Terbid. Ayaw pa niya mag, fully commit dito sa next item niya. Kasi kung sa ngayon, pwede siya kumuha ng blink eh. Kasi pa nag-blink ka, ang unahin mo dyan, Skyrat Mage. O kaya Beastmaster, o kaya Venom. Mga wala talagang panakas, so kailangan pa pumasok kami, mapatay ka for ATB. Pero useless kung papasok kami, mamapatay ka nga, pero ikaw din mamamatay. So, you need the buyback. Pero yuy, ganda ng Winter's Curse. And tarong, mapapatay ba nila ito na Winter's Curse nila? Diyan tarong yung lasso to make sure na hindi na makagalaw yung Pangol yung naginoon nila, and they are not afraid to give that skills dito kay Pangol yung, kasi wala naman sa kanyang Aegis. Nakakuha ng good, ano, good, ano, good pick up dito yung Into the Breach, Sir Easy. And, tier 2 tower, again, para nga po dito sa'yo ng Into the Breach. Kung kanina, kailangan na kailangan ng mga towers dito ng Into the Breach, ngayon, say no more. Kasi unti-unting nakasecure ng objectives dito yung sa'yo ng Into the Breach. So, ang ganda na ito para sa kanila. But still, yung Aegis, andun po sa Beastmaster, medyo mahirap mag, fully commit nga dito if you are into the breach. Wait Aegis ata ate. Tropa ng ating mga malapit sa Albay banda. Ingat tayo mga sir. Active na pala ang Vulcang ba yun? Ayun lang. Keep safe mga bossing. Ay no. May apoy na. May video na nakikita sa ngayon. Ingat na lang mga boss. Sana wala na mapinsala masyado. Pero tabalik tayo sa may game. Alliance mukhang hinihintay lang nila yung kanilang mid laner to make a game or to create a plan on how they will punish or how they will beat Into the Breach dun sa may game number 1. Again, meron pa rin silang Aegis advantage. They still have this cheese. At yung Naga Siren nila, hindi pa nasasagot ng Into the Breach hanggang ngayon. Mayaman naman yung TB. So, hindi pa natin kasi nakikita yung TB up against Naga Siren 1v1 na talaga eh. So, tingnan natin kung kakayanin ba ng TB yung Naga Siren given na mas mayaman yung Naga for this TB. Kaso, Bloodthorn na dito si Charlie. So, wala na siyang pakialam sa butterfly dito ng TB. Automatic, andun na talaga yung damage ng Naga Siren. It's gonna pierce through no matter what. Oo, pero grabe yan. Sakit to. One part agad yung damage sa ano. Yung bawas sa buhay ni Supreme. Illusion pa lang. Pero yung TB unti-unting ano, binakbak yung mid lane. Actually yung tier 3 mid lane ay nawala na. Sabi yung mga baras nga dito unti-unti na binabasag ng Terbid. So, magandang segue ginawa dito ng TB. Nakahinga pa dito yung Into the Breach. Pwede pa talaga. Cut pa yung creeps nila. Okay din talaga yung ginagawa ng TB. Tapos ito pa si Merlin, same ng ginagawa. Kinet niya rin yung isa unang creeps na papunta sana sa baba. Kaya napilitan yung Alliance ngayon na mag-back at mukhang madedeli pa yung paggamit nila sa may Aegis. Oh, grabe naman yung TB. Nandi ah, carrying the game. Grabe yung TB dito. Grabe mag-rate ng space yung TB. Sobrang annoying ng Terrorblade dito. Diyos ko po. Ito yung magagawa mo kapag andun yung reflection duration ng talent mo eh.
Ito oh, oh, wala silang magawa, wala silang ano, pang-clear ng illusions, di ba? And yummy illusion lang yan, oh. Illusions lang yung tumutula. Totoo. All you can do is just use that passive lock shot para hindi na makapagano, para mapigilan tumira yung illusion, pero wala, tuloy-tuloy pa rin ng pagano, pag send ng tropa. Ayun na. Grabe naman yun. Hindi kaya gawin ng naga, ano, illusion ng naga siren yun. Mga sir, yung damage kasi ng illusion ng naga siren nasa riptide. Hindi naman yan maapektuhan yung tori. Mm-hmm. Medyo bilang nga sa damage output dito yung naga siren. Hindi ganon sila kabilis tumulak. May damage sila, yes. Pero hindi kasing bilis. Compared mo naman dito sa TV na kapag nag-meta mata, eh, tunaw. Halos lahat ng mga objectives dito. Pero kailangan natin, magkaroon na tayo ng teamfight dito eh. 15 seconds na lang ages, oh. Oo, at mukhang hindi yata masusunod ng alliance. At na naman si Chuan yung gumaka. Pag rolling thunder naman, at mukhang hindi naman na malalak dun si Chuan. Unless, andyan yung Winter Wyvern, pero wala eh. So si Merlin na lang doon yung makukuha. O yung mamatay dito sa may side ng Into the Bridge. TB, wala na siyang clips. Pinigilan na lang naga. O, oh, Illusion Gaming ban labanan. Meron din naman kami niyan. Sabi ng Alliance. So, Naga Siren using his, I mean, using her illusions to clear that tower and successful. Baka alam mo, ikaw lang may kaya niyan. TV, ako rin. Mm-hmm. Taste of your own medicine, pare. Okay. Ano ba muna tawag dito? Split push ang labanan? Okay, no problem. Naga Siren, queen of split pushing yan kasi meron kang song. Pero yun lang na silence, nakuha pa yung kanyang Gem of True Sight, pero mamatay rin naman doon kapalit si Pondo. Buyback dito para kay Merlin na nagkakagod na dito. Nande popping that metamorph at mas mabablock naman ang linking yung net. So mukhang chill out mo na kayo yung Into the Breach, mga sir. Nagbuyback yung dalawang support, nagamit yung metamorph. So ayun lang yata yung hihintay ng Alliance na mawala bago sila lumaban ulit. Wala ganang downtime kasi yung side ng Alliance eh. May mga Into the Breach, kapag walang meta, automatic, alam mo na eh. Kailangan ka muna mag-out, kailangan muna mag-reset. Dito for Alliance, basta mirror, Jin eh. Kahit walang Rolling Thunder, sige mamaya na yan. Basta mirror, importante yung mirror. Eh, makakapalag na sila dito sa mga fully fledged team fight. Pero eto, inaantay ko yung MKB dito ni Nande. Feeling ko magiging sapat to para maipag-1v1 na nga talaga dito sa Naga Siren. Itong TB. Yun lang nakita. Uy! Nakita si S4! Great pick off! Makakapagbigay naman ng roar. Roar sa sarili na nangyari sa kanya dahil na Lotus yun no, ni Merlin. Oh! Naku, delikado si Merlin na naman. Speaking of the guy, Lotus again. At hindi naman na siya mahahabol ng mga illusion. Pero naku, umabol si Pondo with the magical damage. Hindi naman na enough. Makapag-glimmer keep na rin si tropa. Mm-hmm. And so far, ano ba? Hirap pa rin yung Alliance. Talaga humagaroon dito kahit naman sila. Pero yung Void Spirit, naligaw ata. Tong. So wala pang ang status ng TP out na, TP out. Okay, just in case. Pero mga sir, hindi po official po tayo dito sa may Western Europe dahil naka-clean feed tayo. Kung nagtataka kayo bakit advance yung mga betting sites sa mga score, advance po talaga yung mga yan. Pero kung titignan nyo yung official ng ibang stream, on pa, sa anong halos sabay lang kami. Mm-hmm. Mas mabilis talaga yung mga ano, hawk climbing, ganyan. Hindi mauna niya mas kayo ng live sa Twitch. Yung ano eh. Okay. May lang, quiet na lang muna ako doon. Gusto ko ma-surprise eh. Di ako tumitingin eh. Anyways, late game na tayo dito, Mike. Naupo, pull pack sa pull pack na itong nakikita natin. Diyos ko Lord. Going for MKB pa rin yung TB. 7k na pera nito ha, pero kapos pa rin to. If ever mag MKB siya into buyback, kapos pa rin eh. Bumili kasi ng Switch Blink si Idol eh. Pwede niya benta, ay, binali niya na lahat. Benta niya na yung trades niya. Ah, may sibling naman siya, so walang problema yan. Tapos pa 25 na lang, level 24 pa rin siya, 43 minutes na eh. Ayun na lang yung kulang niya. Bago sila lumaban. Saan tayo NBA mamaya?
Miami Heat. Oh, Diyos ko po. Hindi Miami Heat. Miami. Miami na yun. Oo. Oh, Miami mo na. Para ano. Para tamasa tayo, boss. Yun lang yun. Para tamasa. Maganda pag all and up lagi. Miami Heat. Kulit ng tanong na. Kulit ng tanong na. Pero si Hans, yun. Ayun. Binisik na lang. Ng Void Spirit na dito, Mike. So, Void Spirit down yan. I mean, Venomancer down for Alliance. Pero okay lang. Kaso eto hindi okay na naman yung TV. Sobrang laking pero isyo. Mga tropa yung ginagong split pushing dito ng TV. Diyos ko po. Kaya tumatagal yung laban dahil split push eh. Uy! Wala! Wala, patay na yan. Pagka wala ng Glimmer Keep, patay na. Oh yun, nakapag-blink out. So good. Op! Pinicturean na lang na nande. Hindi ko na yun. Buti yung bilis ano. Nakapag-4 step out agad yun tapos Glimmer Keep. Fast hands. Kung ako, patay na ako. Fast hands. Hindi, boy na boy ka pa nga dun eh. Pag ganun, mamicrime mo pa yun. Mag-ano ka pa, mag-i-spray ka pa eh. Papatayin ko pa yun. Oo, papatayin mo pa yun. Pero nako, ages. Pero makukuha sila ng barracks ha. Pero mukhang, ano naman, mukhang willing naman makapag-trade dyan sila na hindi. Aghanims plus the ages makukuha. Important yung ages na yun talaga. Dami mo mapapala. Mm-hmm. Kailangan na kailangan yan. I mean, meron ka Swift Blink. So, meron kong Aghanim Scepter. Parang nga dito sa TV, sobrang naibagay niyan. Pwede ka mag-blink into Terror Wave sa Terror Blade. Ayun yung nagiging combo madalas ng Terror Blade. And, uy, pinasok? Wait lang, nag-lag na. Hindi kinaya, pero nakakanta. Asa na yung follow-up? Disable? Wala. Charlie, TP out. Hindi ko narapansin kung sino yung nakakuha ng Tormentor, pero may namatay. Saan namatay yun? Ayun, napatay ng Illusion. Mm-hmm. Illusion lang pong matay. Respect talaga, respect. Okay, F. Respect. Pero ito yung ano, yung Winter Wyvern. Unti-unti na natin ano ah. Nakikita nagkaka-items yung Winter Wyvern. Ngayon, meron na siya din Mata style. So, more attack speed para dito sa Winter Wyvern and MKB na. Yung barak niya afterwards. Which is maganda para sa akin. Napaganda dito ng MKB para nga sa Naga Siren and attack speed na rin yan of course as a Winter Wyvern. Mukhang ito na yung time na magsisimula na mag-down si Naga Siren ah. Mm-hmm. Ito na yung time na aangat bigla yung TV eh. Kita mo naman papush na sila ngayon sa mid with the Aegis na meron sila plus that Aghanim Scepter hindi na siya basta-basta magano. I mean may extra control na rin sila. Illusion, magpupush dito sa may baba, hoping to get that mega kasi yung into the bridge, mga sir, pwede mag-recatier po yan, which is ginagawa na nga nila ngayon. Alliance, nasa nakapensahan yung inyong beast, gagamitan pa nila ng Crimson, kaso S4 dito, inihintay ko ang iyong sigaw, mega creeps, para sa Alliance, and ako, sineset up niyata nila dito, kaso masiset up ba nila, mababurst ba nila, nakapag-blinkot pa si Kuya, makakalabot pa makokontrol, Winter's Curse dito sa may Venomancer, and Venomancer, mamamatay yata agad siya dahil yung Aether Remnant magkoconnected habang si Terror Blade sa may likod, kinokontrol ni Chuan at wala pumaparoon sa totoong hero dito ng TV, so may ice cream, pero wait lang, mamamatay yung TV, auto buyback, pero wala nang Scorpion, at yung ice cream, sinofocus na, game number 1, oy! Wala, pero still, game number 1 makukuha ng Into the Bridge with a place and the game with a style, sabi dito ng Into the Bridge, tapos may pa-smiley pa. May pa-smiley pa, Charlie. Pero ang ganda nga nun, ang ganda ng Winter's Curse nung coming from Shibi, nakapag-buy time sila at kahit paano, nakapasag pa ng throne. At buti ka mo, nag-buyback dito si, ano, si Nande, kasi kung hindi nag-buyback dun si Nande, baka kapusin sila sa damage at baka sila pa yung marekta dito ng, ano, ng, Alliance. So, medyo nakaka-value yung game number 1 natin dito. Kamutigan na magkaroon tayo ng base race. Buti Naga Siren eh, napilita mag-defend. Akala ko Alliance yung mananalo na doon sa last team fight natin and akala ko marirekta pa ng Alliance yun, but hindi. Instead, naka-ano, tawag dito, sumapat yung damage dito ng Into the Breach na Romeka sa throne grabe ng Alliance. Kala ko rin talaga, ano, kailangan yung Terror Blade eh. Pero buti na lang kamo talaga, yung Aegis nandoon sa may Void Spirit. Kaya naman nung time na namatay siya, I think kahit di na nga siya nabuhay eh. Still, they managed to destroy that, destroy that ice cream and take the game number 1
against Alliance. Grabe, ang tagal bumangon ng Alliance. Tapos, tinapos na lang into the breach ng ganun. So, panalo yung bet natin nung game number 1. Tingin ko 2-0 na yun. Easy, ikaw ba? Feeling ko 2-0 na rin eh. Malakas yung ano, yung ITB. Feeling ko may problema din talaga sa loob sa Alliance eh. So, into the breach na siguro game number 2 direct. Matik yun, may patrash na ko ba eh. Charlie, tapos si Smiley. Inis talaga si Charlie niyan. So, tignan natin kung yung ginawa ba sa kanya na yun, makaka-apekto sa performance niya. May inis ba siya na magigigil at magiging greedy o magiging, will humility yung mananalo sa kanya? Diba? Nakalimutan ko yung English eh. Pero okay na yan. Oo. Pero yun na nga yung game number 1 natin mga sir. Ano yan? Panalo tayo lahat. Uy! Ropsy! San mo na sa amin yun na dyan, Derek? Yung kahit ano na lang, 20,000. Mm-hmm. Tara mo na yung 5,000 yan. Pero yun na magtitake lang kami ng quick break ni Easy mga sir at pagbabalik kami para sa game number 2 ng Alliance versus Into the Breach.